Dahil nga sa kagimbal-gimbal na pangyayari, ang unang ang maapektuhan ay walang iba kundi ang anak ni Carlos na itong ang si Harry. Noon, kinausap niya itong si Harry na sana ayusin ang kanyang buhay at ituloy ang kanyang mga pangarap. Isa siyang independent man at napakatalino, mahusay sa sarili at nabuhay ng maayos kahit nawala si Carlos sa kanyang tabi. Hindi nararapat na sirain niya ang kanyang buhay dahil lamang sa pagkakamali ng kanyang ama. Balit si Harry ay hindi nakinig, labis siyang nasaktan at napadala siya sa emosyon na kanyang nararamdaman. Hindi man lang niya napatawad ang kanyang ama at hindi man lang niya ito nayakap. At tinanggap na lang sana kung ano ang naging kapalaran ng kanyang ama dahil hindi naman natin control ang pangyayari. Lahat ng tao ay nakalaan at may kanya-kanyang tadhana na tinatahak. Ayun ang mga bagay na hindi natin kayang kontrolin. Ngayong wala na nga si Carlos ay dito na nga siya makapag-isip na sana noon pa man ay nakinig na siya sa kanyang ama. Naiyak na lang itong si Harry. Habang pinagmamasdan ang patay na katawan nitong si Carlos, niyakap at nilapitan siya nitong si Annalyn. Sinabi nito na matutunan niya sana na patawarin ang kanyang sarili. Parang sa ganon ay napatawad na rin siya ng kanyang ama sa ginawa nito ng pagkasuklam sa kanya. Kabilang banda, dahil nga sa ginawa ni Giselle na pag-iimbestiga dito kay Zoe at sa pagbabanta sa kanya, naitigil ang pakikipag-ugnayan kay Dax sapagkat masisira ang kanyang reputasyon bilang isang doktor, lalat itong si Dax ay isa nga sa mga kriminal at titistigo pa dito sa kanyang inang si Myra. Maaaring iniisip nga ni Justine na gagamitin lamang ni Zoe ito nga si Dax alang-alang sa sariling interest. Kulanta ngayon itong si Zoe kung paano nalaman ni Giselle ang tungkol sa kanilang dalawa ni Dax. At dito sumagis sa kanyang isipan na walang ibang may pakanan ito kundi ang kanyang pinsan na ito nga ang si Justine. Dahil si Justine lang naman ang lagi niyang nakakaaway sa loob ng Apex. At malamang gusto na rin ito na maalis sa loob ng Apex sapagkat naiirita siya sa pagmumukha nitong si Zoe. Binabalaan ni Zoe ito nga si Justine nung minsan makasagutan niya na sa oras nga na hindi titigil nga itong si Justine sa pangyayalam ng kanyang buhay ay mapipilitan siya na gawin din ito sa kanya at sisiguraduhin niya na ilalabas ang lahat-lahat ng baho na tinatago nga nitong si Justine kasama ang kanyang ama dahil naaamoy din niya ang kakaibang langsa nilang dalawa. Nakinig na lamang si Zoe sa kanyang tita na ito nga si Giselle dahil ayaw niya ng gulo. Subalit, dito niya maiisip na kailangan niyang ituloy ang kanyang banta. Dahil hindi rin naman siya tinitigilan itong si Justine. Nagpahanap nga siya ng isang investigador upang ungkatin ang buhay nitong si Justine at magugulat siya sa kanyang matuklasan.